So tayo po'y magpapatuloy na sa ating pag-aaral sa Romans. At ito po'y exciting na bagay na ating dapat pag-usapan. Sa ating Season 3, pinag-uusapan natin ng Winning the War Within. Alam niyo po, napakahalaga nito for Christians, bagamat ang digmaan, tapos na. Ibig sabihin, yung war has already been won. Panalo na. But we're still in a series of battles. No? At yung problema, dito ang labanan. Sa isip, sa puso, yan ang labanan. It's a battle within. Kaya lang ang tanong, paano tayo magwawagi? Now, para lalo nating ma-appreciate itong bagay nito, ang ating pag-uusapan, ito na yung season finale. Dahil next week, magsisimulan tayo ng panibagong season. Dito sa season finale na ito, ang gandang pang-angkla ho sa ating lahat. Tatandaan nyo ito, ha? Isipin nyo, kung kayo po ay nasa isang competition. For example, sa chess match. Sino nag-chess dito? Chess. Mahilig sa chess. Hindi cheese. Chess. Okay. Kukunti lang, no? Parang hindi tayo masyado mahilig sa larong chess. Kasi, ano yun eh? Matagal na laro. Nag-iisip na matagal. No? Sa larong chess, halimbawa, 2-on-2. Mamibili ka ng kakampi mo. Pareho lang din ang kalaban. Kayong, ikaw lang, you're so privileged. Ang pagpipilian mo, si Wesley So o si So What? Na, siyempre, sino pipiliin mo? Eh, Wesley So na ako. Okay, basketball. Mamimili ka. Ikaw, 2-on-2 rin. Eh, napaka-privilege mo. Ikaw lang binigyan ng pagkakataong mamili ng kakampi. Stephen Curry or Chicken Curry? Oh, mamili ka na lang. Di ba? Siyempre, pipiliin mo. Stephen Curry na. Ayoko nung hindi ko kilala. Mahirap yan. Tama? Oh, eh kung ano naman, halimbawa, sa billiards, sino pipiliin mo? Kung 2-on-2, binigyan ka ng tsansa. Ito, nasa prime pa lang ni Efren. Efren Reyes o Efren Reno? O, sino pipiliin mo? Siyempre, Reyes na. Tama, ano? Bakit? Gusto ko siguradong panalo. Ayoko nung, tapos lalaban na lang ako, tapos talo pa. Obviously, all of us, we want to win. Walang taong matino na gustuhin matalo. Gusto nating manalo. Kaya lang, para manalo, tama dapat ang kakampi mo. Kasi this battle is not a one-on-one battle. This is a team battle. It is a body battle. Kaya nga, ang ganda nito, ang pinakamaganda nating balita, God is for us. God is for you. Kakampi natin yung pinaka-champion. Can you imagine, kumbaga sa debate na paligsahan, he will be your spokesman. Parang wow, ang bigat nito. Wala nang katalo-talo to. Kumbaga sa basketball, eto na yung pinakamahusay. Kakampi mo, walang katalo-talo to. Ibig sabihin, wala tayo, panalo tayo. This is God is for us. Kaya sabi ng Bible, ang ganda nga na, what then shall we say to these things? Isipin niya, to these things. Mamaya, babalikan natin yung these things na yan. Sabi niya, if God is for us, who can be against us? Isipin nyo, kung ang Diyos ang kakampi natin, sino pa makapananaig sa atin? Ang tanong lang ganito, what if God is against you, who can be with you? Oh, humanap ka na ng kakampi mo. Kung ang Diyos ang kalaban natin, yari tayo. But this is the good news. Kapag tayo ay kabahagi sa pamilya ng Diyos, God is for us. That is His promise. Are you following? Paano tayo nakakatiyak? Para lalo nating ma-appreciate, balikan natin ang kwento ng Romans. Tingnan po ninyo. Ayan. Sabi rito, kung naalala ninyo, sa unang bahagi, sa unang tatlong kabanata, sabi natin, ano ba ang totoong problema? What is the real problem? Sabi ng Biblia, mapakaliwanag, ang problema natin, kaya we are always ending up in frustration. Kahit saan tayo magpunta, kahit ano ating gawin, kahit seemingly pagumpay tayo, but at the end of the day, parang mayroong bagay na empty inside because we are against God. And because we are against God, laban tayo sa Diyos, we are under God's wrath. Based on His justice, we are under His wrath. Whether you are a Jew or a Greek, whether you are a Gentile, or pare-parehos lang. Kahit nga yung religious, minsan, yung ating religiosity, ginagamit natin against God.
Kasi we are rebelling against the Lord. Nasusundan natin. Kasi sabi niya, kaya yung problema natin, hindi pera, yan ay dala lang ng frustration kasi the whole creation is subject to futility. Papunta yan sa frustration, sa kabiguan. Kaya at kay iba sa atin, di ba, ang saya-saya, gagraduate ng mayroong karangalan. Pagkatapos ng 10 minutes after, wala na. Parang, ay. Tapos paglipas ng ilang linggo, hindi mo ba alam? Graduate ako ng ganito? Ha? Hindi mo alam? Parang wala silang pakialam. Tapos pagdating sa trabaho, wala silang pakialam kung anong pinagdadaanan mo. Wala, hindi, may problema ako, hindi mo lang naintindihan. Wala akong pakialam, ang ginesweldo ang kita, mag-produce ka. Ganun ang usapan sa buhay eh. Parang ba't ganito ang buhay? Di ba kahit sa bahay, minsan kahit anong gawin mo na lahat, parang ano bang problema rito? Binigay ko na lahat ang gusto ng anak ko, galit pa rin siya sa akin. Di ba, asawa ko, binigay ko na lahat. Diba, binigay ko na, kinuha pa din pati katulong. Ano ba yan? Naintindihan niya ibig sabihin? You're always ending up in frustration. And you cannot understand why. Because we are against God. Ngayon, ang bait ng Diyos, hindi siya, bagamat against siya, we are His enemies, kaaway niya tayo, He gave us His only Son as a solution, as the very solution to our problem. Pinaka-solution sa problema natin. Ano sabi niya? Salvation. Yan yung kabahagi, kalahating bahagi ng chapter 3 hanggang chapter 5 na sinasabi, si Jesus Christ, because of Jesus Christ, the very answer to our problem, He died for us and He rose again. Nabuhay siya magmuli. Ano sabi niya? Ngayon, everyone who believes, everyone who has the same faith as Abraham. Ano sabi niya? You are justified as if you have not sinned. Now, para maintindihan natin yung as if you have not, kasi hindi natin maintindihan yan eh, parang ganito. Halimbawa, kuya, ano nga pangalan mo? Yung naka-blue, si blue-green ba yan? Or teal. Mas restricto eh, teal. Tila green, ganun. Anong pangalan niyo po? Ha? Oh, Renato nga, tama. Anong pangalan mo? Dominic, halimbawa, si Renato at si Dominic. Halimbawa, si Renato, nangutang kay Dominic. Ano, 1,000,000. Hindi nagbayad. Grabe ka, tatabi-tabi ka pa sa akin. May utang kalawan, parang ganyan, di ba? Eh ngayon, sabi niya, di bali, pinatatawad na kita, Renato. Di ba, ganyan, ha? Tapos, eto na. Sabi ni Renato, Dominic, salamat ha, pinatawad mo na ako. Kaya lang, talagang nangangailangan ako ulit, eh. Pautang naman, oh. Ganto tayo. Alam mo, di ka na nagbayad, pinatawad na kita. Pero wag ka nang mangutang ulit ang kapal mo. Tama? Di parang, nagkasala pa rin siya. Tama? Si God ganito. As if hindi ka nagkasala. Sabi niya, pinatatawad na kita. Oo, pautang ulit, Lord. Sige, kano kailangan mo? Nasusundan niyo. Kaya parang pag nagkasala, yung na kay Kristo, parang hindi siya nasusurprise, parang first time mo lagi. Kaya nga, if you confess, parang kang first time, Lord, puno, ginawa ko na naman to. Anak, hindi ko naiisip yan. Parang first time palagi. Can you not just imagine? Kung gano'y yung blessing natin, sinolve lahat ni Jesus yan kasi walang ebidensya na ng records dahil pinako na sa krus. Yun ang sinasabi sa salvation. Ngayon, you are now set aside. Diba? Ito yung mundo, isinet aside ka. Ang tawag dyan, you are sanctified. Yun ang dahilan kung bakit you are now counterflowing against the tide. Diba? Kontra ka na ngayon. Kontra ka na. Kaya nga, may kalabang ka na ngayon. Kasi yung buong mundo, kontra sa Diyos. Ikaw ngayon, kakampi ng Diyos, di kontra ka ngayon. Kaya meron ng battle within. Are you following? Ngayon, paano tayo magwawagi? Oh, praise God! Hindi niya tayo iniwan mag-isa. Last week lang, naalala ninyo, sabing ganoon, na sa mga problema natin dito sa mundo, because it is subject to futility, lahat tayo nasasaktan, lahat tayo dumadaing. At ano sabi ng Diyos? At binigyan niya tayo ng banal na espiritu na kung saan, alam niyang ating kahinaan at mismo siya dumadaing para sa atin na hindi natin kayang bigkasin sa mga pananalita.
Naranasan niyo na po ba yan? Na sa sobrang dalamhati, sa sobrang problema ng ating pinagdadaanan, iyak ka na lang, as you allow the Holy Spirit to work within you, biglang iyak ka na iyak na hindi mo alam, biglang hindi mo masabi kung ano talaga problema. And yet, the Holy Spirit is interceding for you, praying for you, according to God's will. Kaya ang sarap sa Christianity, minsan, ang dami mong suntok na hindi mo maintindihan saan ang gagaling. Iyak lang, Lord. Hindi ka depressed nun. Umiiyak ka lang dahil ang Holy Spirit at work in you. And afterwards, you would sense a peace that surpasses all understanding. Doon nyo alam na ang Christian life is a relationship. Hindi ito basta reliyon lamang na panlabas na ang lahat. Di ito, alam mo, may nangyayari deep within you. Hindi yung umatin ako, Christian na ako. Eh, kahit naman pumasok ka sa garahe, hindi ka naman magiging kotse. Tama? Kaya kailangan mayroong pangyayaring transformation na mangyayari. Eto, kapapat, alam ko, nagtagpo kami ng Diyos. There is something spiritual beyond human comprehension. Something happened inside. There is a supernatural power at work. The power of the Holy Spirit. Yun ang blessing natin. Kaya naman, ano sabi niya? Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kaya there is talagang panalo. Panalo na. Ngayon, kaya doon maintindihan yung sinasabi niya, God is for us. Bakit? Tingnan niyo, there is now no condemnation. Wala na siyang makikitang anumang bahid na nagawa mong pagkakamali laban sa kanya. Bati na tayo ng God. O, nako niyo, kaya God is now for us. Pero ang sikreto sa lahat ng nakay Kristo, if you are not in Christ, you are still against God. If you are against God, God is against you. If God is against you, who can be with you? Yun ang challenge. Kaya make sure we belong to Christ. Di ba? Kaya nakita natin yun, pagka kay Kristo ka, na ba pinangungunahan ka ng banal na Espiritu? Kaya sabi ng Lord, what shall we say now to these things? If God is for us, who can be against us? Kung na kay Kristo ka, naintindihan mo at yung banal na Espiritu na nasa atin, kakampi mo si God. Wala nang makapananaig sa'yo. Kapag kakampi natin si God, wala nang makapapanaig sa atin. Wala tayong dapat katakutan. Nagkakanindihan. Pag sabing ganun, uy, tataas ang gasolina. Kakampi ko ang may-ari ng gasolina. Diba? Uy, tatanggalin daw ako sa kumpanya. Huwag kang mag-alala. Kakampi ko ang may-ari ng langit at lupa. Kung magsara yung kumpanya, pagbubuksan niya ako ng iba. Nagkakaintindihan tayo. Kaya, yung asawa ko ng bababae, huwag kang mag-alala. Kukunin siya ni God. Huwag niyo naman ganun. Pag-pray niyo, talaga naman, maging kaibigan siya ni God. Di ba? Huwag naman yung agad, patay na, huwag ganun. Pag-pray niyo na makilala niya si God para maranasan niya rin yung tagumpay. Nagkakaintindihan po. Kaya sa eskwelahan, hindi ho naman ibig sabihin na pagkat yung tagumpay, pareho ng tagumpay ng mundo. Minsan mukha kang talo sa lupa. Pero isang tiyak tayo, tagumpay dahil God is for us. Yung lang alam mong kakampi mo si God, panalo na. Okay ba yun? Hindi pa nagsisimula labanan, tapos na boxing. Okay? Nagkakaintindihan? Now, tingnan natin ho ito. Para lalo nating makita, ano bang ibig sabihin ng bagay na ito? Na tingnan niyo po ito. Sabi niya, bagamat tayo po ay, nag-grow na tayo, dumadaing na tayo sa daming pagsubok eh. Dumadaing tayo. Sabi naman ng Lord, buong creation naman, dadaing talaga eh. Kaya huwag niyo ibig sabihin, gaganda lahat ng bagay. Kalimutan niyo na yan, hindi yan totoo. Hindi gaganda ang bagay. Uy, napaka-negative ng mga Christians. Hindi. Kasi, talagang may daing eh. Pero itong tiyak lang natin, pag-Christian tayo, kaya nga mas positibo tayo. Bakit? Para lang siyang pain ng panganak. Ngayon, hindi ko po alam yon kung paano manganak ha. Ito lang alam ko, masakit yan. Tama? Masakit. Nakita ko, sumisigaw yung iba eh. Talagang, tapos nagmumura pa minsan eh. Di ba? Pero alam nyo, pagdating ng baby, alam nyo wala na yung sakit.
biglang wala. Bakit? Next year, buntis ulit eh. Di ba? Hindi siya pang insulto. Nakalimutan nila lahat ng pain na yon. The mere fact na meron na naman, para excited siya sa baby. Tama ba? Yun ang sinasabi ng Diyos, parang makakalimutan mo lahat yung pain. Kasi nga, parang wow, yung kalwalatiang inaabang at pinangako ng Diyos sa atin, sobrang ganda na makakalimutan mo lahat ng pinagdaanan mo. Ah, nakuha natin. Yun ang sinasabi ng Diyos. Ngayon, ito pang amazing, as I've said kanina, na ang Espiritu Santo mismo talagang nagpe-pray for our weaknesses. Amazing yun. Kaya sabi ganun, imagine, binigay niya ni Holy Spirit at hindi natapos doon. Sabi ganun, ito ah, and we know, yan, that God causes all things to work together for good to those who love God. So, tatlong bagay. For us to remember that God is for us. Promise, purpose, provision. Okay? So, huwag natin kakalimutan, ha? Promise, sabihin niyo, promise, purpose, provision. So, mas madali natin maalala, huwag niyo kakalimutan. Okay, game. Simulan natin sa promise. Balikan natin. And we know. Sabi ganun, bakit kailangan at alam natin? Tatanda natin at alam natin. Sabi ganun, ina-assume, kung Christian ka, dapat lagi mo itong iniisip. Dapat lagi mo itong naiisip at lagi mong nilalagay sa iyong isip. And we know that God causes all things to work together. Now, listen. Sabi niya, it is God na siyang ginagawa ang lahat ng bagay na mabuti. Hindi yung bagay ang mabuti. Nagkakaintindihan tayo. Yung bagay, either mabuti o masama, but God will cause everything. Para sa kanyang mga anak, He will cause everything, what? For good. Nagkakaintindihan. Yung bagay, maaring hindi maganda, pero yun ay good in disguise. Kumbaga sa common salita natin, blessing in disguise. Mukha siyang masama, pero gagamitin siya ng Diyos na mabuti. Parang ganito, pag kumain ka ng bawang, bagamat mabuti yung bawang, mahirap kainin, malakas ang dating, tama? Ngayon, kapag kumain ka ng sibuyas, ganun din, ang sakit din. Bagamat mabuti sa katawan, sakit din. Ngayon, kumuha ka ng mantika, hindi rin mabuti kahit na olive oil pa yan or virgin coconut oil. Pero ang sama pa din, tama? Nagkubuha ka ng paminta, sama naman yan. Nakuha ninyo? Kuha ka ng konting sili, ano ba yan? Tapos kumuha ka ng laurel, tapos iminom ka ng suka. Ang sama. Pero pag pinagsama-sama, nilagyan pa ng apoy, pagtikim, adobo. Di ba naging masarap? Yun ang sinasabi ng Diyos. Paano sinasabi niya? Yung mga nangyayari, individually, may look so bad. May look, parang may taste so bad. Kahit sabi natin, maganda yan, mabuti yan. Hindi sinasabi na, but parang ang sama, sama. But He will work all things. Pagsasama-samahin yan, at lalabas, pagdating ng araw, when the time comes, when the awarding comes, God will just award you because He will put all things together for His glory, for His honor, and for your good, for those who love God. Nagkakaintindihan, itong prinsipyo na to is not given to everybody. This principle is only for those who are with God, for those who love God. Sa madalit salita, to those who belong to Jesus Christ, to those who belong to His family, to those whom the Holy Spirit dwells, yun lamang ang mga bagay na gagawin ng Diyos na mabuti. Sa madalit salita, yung mga hindi nagmamahal sa Diyos, hindi mabuti ang lahat ng bagay. Ang bigat nun ah. Bakit ko nasabi? Kasi sabi ni Lord, pakinggan niyo mabuti, hindi ko yan inimbento. For those who love God, tiyo sabi ng Bible, sa Romans 8:7, because the mind set on the flesh, meaning those who do not belong to Jesus, meaning those people who are not following God, sabi niya, is what? Hostile toward God. Ano ibig sabihin ng hostile? Galit.
kaaway. Kaya nga, pag naririnig lang yung mensahe ng Diyos, ay, kalukuhan yan. Hindi tama yan. Pipilipitin lang to agree with what they want. To support their pleasure. Hindi yung gusto ng Diyos, kundi yung gusto nila. Kasi sabihin lang, hindi. Kasi hindi sila susunod sa Diyos. In fact, hindi nga nila kaya. Lagi sasabi, kalukuhan yan. Hindi yan makatotohanan. Naalala ko, meron akong kausap. May babae, nagkakaproblema sila sa pamilya nila. Ang sabi ko, alam mo, sabi ng Bible, submit to your husband. Kalukuhan yan! Magsasabit ako sa asawa ko? Yung asawa kong loko-loko? Ha? Naintindihan niyo ba sinasabi niyo? Hindi mabait ang asawa ko. Loko-loko. Hindi marunong magdesisyon. Mali-mali lahat ng kanyang pinipili. Mukhang tama ho siya. Tama kayo. Tama. Sabi niya, bakit? Tama, sabi ko sa'yo, mag-a-agree ka eh. Kasi kayo ang kanyang napangasawa. Kayo ang kanyang napili. Mali-mali talaga mamili ang asawa mo. Type nyo. Hindi ko siyempre sinabi malakas. Ganun lang. Ganun na sa isip ko lang. Tama siya, tama siya. Di ba? Hindi sa totoo lang. Pag sinabi mga bata, respect your parents. No. Bakit kam? Unless they are respectable. You see, they need to earn respect. That we may respect him. Di ba? Ganun ang dating natin eh. Sa Bible, hindi sinasabi yun. Ang sabi ng Bible, respect your parents. Honor your parents. Hindi sinabi dahil respectable sila. Ang sabi, honor your parents. Because this is good and this is pleasing to the Lord. Eh, hirap yan. Hindi yan tama. You see? Galit tayo kaagad. Nagkakandidihan. Kaya, yung iba, nagagalit na pag pinag-usapan na yung orientation. Ah, mali yan! Di kayo mag-usap ni Paul. Kayo mag-usap ni God. Huwag ako. Ako nagbabasa lang. Kayo mag-away. Tapos ako haawa. Huwag niyo kaawayin. Kung ako lang, wala akong pakialam. Pero God does. Are you following? Because if we are not submitted to God, then we are not loving God. Then not all things will work for good. Are you following? Kaya itong assurance, kaya tayo panalo, hindi na tayo magre-reklamo. Wala na tayong dahilan kasi kung mayroon maganda, Lord, teka muna, masakit to pero thank you Lord, tulungan mo ako na hindi na magre-reklamo kasi I know that you will work things for good. Hindi naman sinasabi ng Diyos, i-welcome mo lahat ng kahirapan, yung mga problema. Kasi sabi niya, since He will work all things for good, since God is very active in working for good, sometimes gagamitin ka ng Diyos to work for good. Kunyari, pag mayroong suffering, hindi sabihin, ay, okay lang yan. Welcome lang natin yan. Yaaaw mo yung suffering na yan. Let's just enjoy life. Hindi, ganun na sinabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, even those difficulties is something that you would not want. But you are to look at it as a way to improve. Titignan mo siya para bumuti. Nagkakainid yan. Tama ba? Halimbawa lang. Pagpasok niyo dito, nagka-problema kayo sa mga parking. Meron kayo makikita mga mali. Halimbawa lang, may mali. Sa halip na magreklamo ka at magalit, hindi mo sasabi, okay lang yan. God works all things for good. Di ba? Hindi ganun. Hanapin mo, anong may isasuggest mo? Sabihin mo, suggestion mo. Ito, kailangan natin ng ganito. Kailangan natin ng ganito. Sa katunayan, since binless ako ng Diyos, ako na maglalagay ng ilaw na yan. Para alam na, may nakapark na. Tama ba? So, you are now working with God to make things good. Nagkakaintindihan tayo na kung ano yung ibig sabihin kasi minsan nag-extreme eh. So, sabi niya, oh, total, wala naman tayo magagawa niya. Pabayaan mo na. Hindi. Siyempre, pinag-iisipan mo. Muntik ka masagasan. Oh, muntik ka masagasan. Anong gagawin mo sa susunod? Next time, pag-isipan mo na. But, di ko pa kailangan magalit kasi all things work for good. But bakit? Kasi natuto ka with the experience. Nakukuha ninyo? Bumagsak sa school, mabuti ba yan? Siyempre, magagalit ka. Pero, hindi ka magre-reklamo. Iisipin mo, uy, bumagsak ako. Kasi siguro hindi ako nag-aral. Kaya, next time, mag-aaral na ako. Ang hirap kasi mag-aral eh. Pero, ayusin mo yung oras mo. Ang dami, wala akong oras eh. Tanggalin mo yung panonood mo na Netflix. Tinanggal ko na nga eh. iPlix na lang eh. O, ganun pa rin. May Plix pa rin. Tanggalin mo yung Plix. Nako ha? Gawin mo, i-fix mo yung oras. Are you following? So when we say all things work for good, you are not just saying na okay, tanggapin natin anything that happens. We begin to think of it
as what God wants to accomplish in us. Kaya itong tatandaan natin. Tandaan niyo itong word na ito. Lahat ng kailangan mo, listen ha, ibibigay ng Diyos. Lahat ng kailangan, hindi kagustuhan, kailangan. Walang bagay na kailangan mo ang itatanggi niya sa'yo. Okay ba yan? Halimbawa, yung naalala yung sabi ng Lord, kapag humingi ka ng tinapay, hindi kanya bibigyan ng bato. Pag humingi ka ng isda, hindi kanya bibigyan ng ahas. Pray ka ng pray, Lord, bigyan mo na ako ng asawa, bigyan mo na ako ng asawa. Siya na, pipipray ko, pinipipray mo na lalaki, Lord, siya po talaga, wala na iba, siya lang. Bakit hindi binigay ni God? Ang labo naman ni God. Malay mo, ahas yan. Magpasalamat ka. Hindi yan binigay kasi baka ahas. O kaya naman, ikaw ang ahas sa kanya. Ayaw din naman ni Lord yun, di ba? Hindi naman, ikaw lang palaging bida. Nakuha ninyo? O, ito, sab. Pansin nyo mabuti, ha? Halimbawa, paglabas mo, nakapulot ka ng 1,000,000. Dolyar! Mabuti, masama? Tinawa. Parang mabuti yun, ha? Agad-agad, eh. Wala sa pangyayari. Those who love God. Remember? Those who love God. Kasi kung yan ay, kung hindi mo mahal si God, hindi ka sa Diyos, iutak mo, laman, hostile toward God, pwede mong gamitin yan pampatay. Pwede mong gamitin yan ng pang drugs. Pwede mong gamitin yan para manira ng buhay ng iba, mambabae. Di ba? Nakuha niyo po, manlalaki, o whatever. Kasi nga, kung hindi ka, yung hostile toward God ang utak. Nakuha natin. Ngayon, kung ikaw ay sa Lord, mahal mo si God, pagkakuha mo na 1,000,000, hoy, bigla mong isipin, Lord, para saan ito? Baka may may-ari. Tagpahagtagtanong ko, yan lang, mahirap na maipagtanong basta-basta. So, kailangan maitanong sa tamang pamamaraan. So, nag-iisip ka na ngayon. Kasi ang Christian, mapag-isip na eh. Wise na yan eh. Pangalawa, uy, para may gamit siguro ito, baka isang ministry ang pagbibigyan. Di ba? Baka pinabibigay sa Elevate Missionaries. Oh, totoo sila. Pero, di ba? Parang, oh, baka bigay niyo sa akin. What I'm trying to say is this. The condition is not on the situation, but on your heart's condition. Do you love God? Do you walk according to His purpose? Are you following? Kaya His promise is this. All things work for good. No more, that's our weapon against complaining, against worry, against fear. Kaya may panlaban tayo. Kasi, Lord, kakampi ako ng Diyos eh. Kaya kakampi ako ng Diyos, lahat ng bagay, pati ang aking posibleng pagkakamali, nagkamali ako, my God will cause everything to work for my good because I love Jesus. Because He made me love Jesus. Are you following? Oh, totoo ba yun? Pati kasalanan, pwede? Hindi ko sinasadya mo, ha? Ang sinasabi ko lang ganito, do you remember si Peter? Sabi ni Lord, you know Peter, Satan, nagpaalam siya para kayo ay salain, na parang ano, di ba, salain, na parang mga trigo. Ano sabi ni, pero, pinag-pray na kita, Peter, at pagbalik mo, palakasin mo ang iyong mga kapatid. He will cause everything good. Maari siya mo, nagkamali na ako, palpak na ako, grabe. Lord, paano na to? Nabuntis ako, wala sa lugar. Lord, patawarin ninyo ako. Nagsapasakop na ako sa iyo, nagkamali ako. Oh, perhaps God can make use of you to be a counselor sa iba para maingatan din sila. Nakuha natin? Nakuha ninyo? Malay mo, na single parent ka na, huwag mo sabihin, wala na. Sama talaga. Hindi, malay mo, gagamitin ka ng Diyos para matulungan mo ng iba. Lord, nag-pray na ako. Nagsara pa yung negosyo ko. But, Lord, yung business ko, pinag-pray ko naman eh. May nagsara eh. Huwag kang mag-alala. Lalala pang problema mo. Baka iwan ka pa na asawa mo. Lord, paano na? Akala ko ba all things work for good? Relax ka lang. Hindi pa tapos ang kwento. Baka yan ay bawang pa lamang at sibuyas. Intayin mo pa yung iba. Kung manok ang lulutuin mo, baka lagyan pa ng luya. Nakuha? Andyan pa kayo?
Para mas manay loob nyo eh. Now, balik tayo. Kaya nga sabi ng Bible, wow, panalo ka dito. Wala kang katalo-talo. Bakit? And we know that God, sinong gagawa? Si God. Because God is for us, He wants the best for us. He wants what's good for us. Kaya to those who love God and to those who are called according to His purpose. Minsan kahit ang kasamaan ng tao gagamitin niya for our good. Kasamaan ng tao ha. Niloko tayo, na-hold up tayo, o kaya naisahan tayo. Labo naman, Lord, nag-pray naman ako ha. Bakit naloko pa rin ako? Hindi mo alam. Relax ka lang. Naalala nyo, isipin nyo kung yung kapatid, binenta. Binenta bilang maging alipin. Mabuti ba yun? Tapos, nung nag-alipin, nakuha na siya bilang alipin. Naging mabuti, kasama niya si God. Naging mabuti, nako. Bigla naman yung babae, nagkagusto sa kanya. Kasi minsan yung masayahing mga trabahante, gwapo yan eh. Nakuha niyo, yung babae lumapit, yung asawa pa ng boss. Paglaman niya, alam niya yung kwento, di ba? Si Joseph na, Joseph, musta? Parang, sipag-sipag mo bata. Ang muscle-muscle mo eh. Ang gandang kisi-kisi ng katawan mo. Thank you po. Wala si sir. No, grabe naman tumutandang to. Di ba? Anong ganyan, di ba? Eh, sabi niya, eh, siyempre, hindi niya magawa yan. Hindi ako maitin magkasari. Tumakbo. Okay lang sana kung isang beses lang eh. Inulit-ulit, Joseph, 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 Joseph. Araw-araw, Joseph, Joseph, Joseph. Di ba? Parang, hindi ko rito kaya. Hindi, pero tinayuan ni Joseph, tumakbo. Saka nagsisigaw, rape, rape. Biruin mo, walang kasalanan yung Joseph. Kinulong pa rin. Ang labo naman, kinulong pa rin. Talo pa rin. Puro, kumbaga sa salta natin, puro kamalasan na mainabot ni Joseph. Sumunod na nga kay God eh. Pero ano nangyari? Paglipas ng 2 taon, nanaginip yung paraon. Ulitin ko ha, paglipas ng 2 taon, nanaginip si paraon. Magandaan paalala, no? Anong nangyari? Yun. Biglang naalala nung kanyang yung kanyang tauhan, isa sa mga ministro. Naku, mayroon tumulong sa akin na ganyan. Laki ng kasalanan ko. At dahil sa pangyayari, nag-isang punong ministro ng Ehipsyo. At pati ang kanyang mga kapatid, naligtas sa matinding taggutom. At nahiyak-hiya yung mga kapatid. May consequence din kasi kamalian nila eh. Anong sagot niya? Para sa inyo, you meant evil against me. Hindi ko man sinasabing mabuting ginawa nyo. Masama yun. Evil yun. But God caused it or meant it for good in order to bring about this present result to preserve many people alive. Are you following? When something's wrong happening, sa halip na magalit ka, you walk with God and God will just open your eyes and reveal before your eyes kung anong plano niya para sa'yo. Relax ka lang. But one thing for sure, magiging adobo ka. Special. God's recipe. Nakakatindihan? Relax ka lang. Now, tuloy tayo. Itong napakagandang paalala ng Diyos. Kaya nga, yung Holy Spirit mismo nagbigay sa atin ng pagmamahal. Ngayon, ito po, paano kung masakit talaga. Eh, paano yung bakit yung mga hindi Christian? Kasi minsan isip natin sa good, laging mga blessing, blessing. Hindi yung good na yan, hindi laging ganun. Now, listen to this. Yung mga, kasi si Asap, ganyan yung kanyang pakiramdam. Sama-sama ng loob ni Asap eh. Sabi niya, kung sino pa yung mga hindi sa Diyos, mayayabang, tumataba. So, sobrang taba nila, bilbil nila, nasa mata na. Sabi pa nga eh. Nabasa niyo sa Psalm 73? So, sabi niya, yabang-yabang nila. O, ano sabi ni Asap? Sabi ng Diyos kay Asap. Ito sabi niya, surely, bagamat parang tagumpay sila, parang blessed sila, dahil sila pa'y mandaraya, sila pa'y manloloko, parang sila pa'y yung mga nasa magandang posisyon. Relax ka lang. Dahil you set them in slippery places, you cast them down to destruction, and how they are destroyed in a moment. They are utterly swept away by sudden terrors. And sabi niya, like a dream, when one awakes, O Lord, when aroused, you will despise their form. Relax ka lang. If God is against you, who can be with you? Walang yaman, walang posisyon na makakatulong sa'yo. Bakit?
akala mo lang. Kumbaga sa tawag natin yan, pinadama ka lang. Tama po? Pinadama ka lang. Kaya relax lang tayo. Kaya kung maghahanap ka na rin lang ng kakampi, make sure God is for us. Paano? Are you with Jesus? Nakakanindihan tayo? Are you with Jesus? Kaya po yun ang challenge sa atin. Now, kahit si Paul, nung si Paul, meron siyang thorn in the flesh. Sobrang tindi ng kanyang thorn in the flesh. Hindi natin alam kung ano yung thorn in the flesh na yon. But one thing for sure, sabi ni Paul, ito sabi ni Paul, ayan, because of the surpassing greatness of the revelations, daming pinakita ng Diyos sa kanya. For this reason, to keep me from exalting myself, para hindi ako magyabang, there was given me, ano, tinik salaman, ang, ma, ano, ma, messenger of Satan to torment me. Biro mo, talagang para usigin ako, talagang pahirapan ako, to keep me from exalting myself, para hindi ako magmalaki. Minsan, pag maganda lahat na nangyari sa atin, parang kala natin, we are blessed because of ourselves. Minsan mga magulang, ganun din, hindi tayo nag-iingat. Minsan sasabihin sa mga anak natin, uy, mag-aral kayo mabuti ha. Tandaan ninyo yung mga pinapakinabangan nyo ngayon, dahil nagsipag ako. Teka, huwag mo na makalimutan, Diyos nagbigay sa iyo. Kasi maraming masipag, wala nangyari. Di ba? Bigay ng Diyos yan. Wala tayong pagmamalaki. Wala, oh, ito, ingatan mo itong sasakyan ito. Tandaan mo ko, hindi ako nag-aral ng buti at hindi ako nagkaroon ng magandang trabaho. Wala tayong sasakyan. Hindi. Yung ang iba, di naman nakapag-aral, pero naging taxi driver, may sasakyan. Kaya huwag tayong magmalaki. God is still the one who blessed us. Are you following? Kaya God causes all things to work for good. Now, let's go to the next, ano? His purpose. Now, hindi natigil ang Diyos doon. Kasi called according to His purpose. So, obviously, may hinirang tayo ng Diyos para sa kanyang layunin. So, lahat ng bagay will cause for good pag mahal natin si God and He will cause us to walk, lalakad tayo ayon sa kanyang layunin. Nagkakandidihan. Kaya ho, marami kasi nagsasabi, mahal nila ang Diyos, pero hindi sila malakad sa layunin ng Diyos. They keep on living on their own purpose. Hindi ho ganun ang sabi ng Diyos. Sabi niya, may layunin ng Diyos. Anong layunin ng Diyos? O, sabi niya dito, tingnan natin. Sabi niya, for those whom He foreknew, He also predestined to become what? Conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brothers and sisters. Now, para maintindihan nyo, pag sinabi niyang foreknew, sabi niya, and He also predestined to become conformed to the image of God. Anong heart ng Diyos? That we will all become like Jesus. Kasi tayo po, we are from the very beginning, designed by God to be created in the image of God. Tama ba? We are created in the image of God. Ang problema, when we spread, kasi ang hangad ng Diyos, sabi niya, go and multiply and fill the earth. Gusto ng Diyos, punuin ang buong mundo ng kanyang image. Ang problema, nung kumalat na yung tao, image of a sinful man na. Kaya ang ginawa ng Diyos, sabi niya, hindi. Si Jesus Christ, He dealt with the issue of sin. Sabi niya, go therefore and make disciples, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pa-reverse naman, kumalat kayo sa buong mundo, baptize, change them back to the image of God, Father, Son, and the Holy Spirit. Now, bakit si Jesus yung diniinan ni Paul dito? Because He is the image of the invisible God. Kasi sa sandaling ikaw ay naging mananampalataya, the heart of God ay para tayo'y maging kawangis ni Kristo. Hindi lang maging kabahagi ng kanyang pamilya, not only to be part of the family, but also to have the resemblance of the family. Meron tayong pagkakahawig sa pamilya dahil we are now all in the image of Jesus Christ. Kaya mapapansin nyo, mga Christian, kahit anong pangyayari, kahit anong difficulty, anong blessing na sa mata ng tao, kahit ano pa ang mga kaganapan, isang bagay na wang kalang makita si Jesus sa atin. Yun din ang hangad ng Diyos. Di ba sa bahay, makita si Jesus sa atin. Yun din ang hangad ng Diyos. Sa ating pag-aaral, makita si Jesus sa atin. Yun din ang hangad ng Diyos. Sa ating pagtatrabaho, sa lahat, nakikita nila si Jesus. Kasi yun ang hangad ng Diyos. We are predestined to become what? In the image of His Son. Kaya ang tanong mo sa atin, are we becoming like Christ? Di ba? Hindi. Gano'n ka talagang Christian? 2 years? 5 years? Hindi, ito na tanong yan. Are we growing in the image of Jesus?
Andiyan pa kayo? Kaya, tingnan mo yung katabi mo. Nakikita mo ba si Jesus sa kanya? Oo, kitang-kita mo, naalala mo na sa bangka si Jesus kahit anong bagyo, nakatulog siya. Hindi ikaw yun. sorry. Tuloy mo lang. Kasi maganda yung kalpante ka lang, ganyan. Okay yun, okay. But what I'm trying to say is this. Now, hindi natapos yan. Let me just, I'll explain further. Kasi hindi natapos. Bigla sinabi niya, and this whom he predestined, he also called. And this whom he called, he also justified. And this whom he justified, he also glorified. Now, ano napansin nyo? Meron pong limang verbs ang ginamit dito. Para madali, parang ganito. For you, he foreknew, predestined, called, justified, glorified. Now, alam niyo po, maraming tao nagtatalo-talo sa mga salitang ito. Pero para hindi tayo malito, mag-usap tayo ng maano ha. Huwag kayo matulog ng maano. Tsaka huwag kayo maglalap. Pag di natin tapos ngayon, next week, itutuloy natin kasi karugtong yan eh. Okay, para hindi tayo malito. Okay, balik tayo dito. Ano ba ibig sabihin ng foreknew? Ano ba ibig sabihin ng predestined, called, justified, glorified? Ano ibig sabihin ng lahat ng yan? Simulan natin. Una, yung word na foreknew. Pag sinabi natin new, yes, God is omniscient, pero hindi yan ang tinutukoy ni Jesus. Pag ginagamit yung word na new, ibig sabihin, we're close, we're intimate. Nagkakatidan? Pakisabi sa katabi mo, close tayo. Ganyan. New. Kaya nga, pag ginamit yung word na new, paano natin nalaman? Tingnan nyo po. Sa Matthew 7, for example, and then I will declare to them, I never knew you. You see, how can Jesus Christ, who is all-knowing, to say, I never knew you? Hindi, ang ibig sabihin niyan, hindi naman tayo close. Depart from me. You practice lawlessness. Sa madaling salita, hindi tayo in love sa isa't isa. Kasi if you love me, you will obey me. Tama? Kung mahal mo ako, susunod ka sa akin. And since hindi mo ako mahal, and sabi nga ng Lord, hostile toward God, I never knew you. Kaya pag sinabi mong for knowledge, sinasabi ng Lord, I for love you. Nakuha niya, parang minahal kitang una. Noong pa man, mahal na kita. Kaya makikita nyo, ginamit niya ni Paul, inulit niya sa Romans 11:2. God has not rejected his people whom he foreknew. Talagang itong mga tao na to, minahal ko ito, yung Israel, referring to Israel. Now, ganyan din ang pagkakagamit niya sa Acts. Si Luke naman ang gumamit sa Acts. Sabi niya, this man delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God. Para sabi niya, dahil sa pagmamahal ng Diyos, inisip niya na yung bahay para ihayag yung pagmamahal na to by giving his son, Jesus Christ. Sabi niya, at napako sa krus sa kamay ng mga makasalanan. Ang sabi niya noon, at nilagay siya sa kamatayan. Because he was expressing yung kanyang for love, yung pag-ibig niya sa atin. Hindi pa natin siya mahal, mahal niya na tayo. Are you following? Okay? Now, ito pa sabi niya. Ito pa, para si Peter, ganoon naman. Sabi niya noon, to those who reside as strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia, who are chosen, listen to this, according to the foreknowledge of God. Dahil sa matinding pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, pinili niya na kayo. Nakawa natin. So whenever we say for knowledge, sinasabi ng Lord, mahal na kita. Hindi dahil may ginawa ka, o dahil mabait ka, hindi. Minahal ka tayo ng Diyos, wala pa tayong napapatunayan. Nakakuha niyo? Kaya sobrang ganawa tayo, Lord, think, totoo ba to? Kaya nga, there is now no condemnation eh. Not because you're good, dahil nagpakabait ka, nangako ka magbabago, hindi. Simply because I love you first. You love me because I first love you. For love, nauna siyang nagmahal. Pakisabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos, hindi mo pa siya minamahal. Nakuha nyo? Kahit hindi mo ako pinansin, mahal ka rin ni Lord. Nakuha? Kasi anong punto nito? Kasi hindi mo na pwede baguhin yan. Namatay na nga siya sa krus para sa atin, tanggapin mo man o hindi. Yung pagmamahal na yun, ang dudod na yun, foreknowledge na yun. Ngayon, kaya lang hindi siya natapos doon. Tuloy tayo, balik tayo. Those who foreknew, he also predestined. Sabi, ano ibig sabihin nun? Predestined. So, pag sinabi yung predestined, yun naman talagang plano ng Diyos from the very beginning. Na tayo po ay, meron na siyang plano in advance. When He created us, when He saved us, meron na siyang destined pre, pinangunahan ng pupuntahan. Hindi ka niligtas for the sake na maligtas ka lang. Hindi. Meron ka na talagang, meron na siyang naunang plano na para sa'yo. Ganun kanya kamahal. Ibig sabihin, pinagplanuhan ka na yan ng mabuti.
Hindi siya pachamba-chamba. Hindi yung aksidente lamang. Maraming ganyan, nagliligaw. Hindi, sabi, mahal na mahal kita. Wala man lang bahay. Wala man lang ipapakain. Basta mahal kita. Saan tayo titira? Basta mahal kita. Anong kakainin natin? Basta mahal kita. Hindi ganun ang Diyos. Nung sinabi niya mahal kita, pinagplanuhan niya na mabuti every step of the way to the end. Kaya nga sabi ng Panginoon, naalala niyo, yung binigay sa akin ng aking ama, minahal ko hanggang huli. Kaya nung tinanggap tayo ng Diyos, niligtas tayo ng Diyos, minahal tayo ng Diyos, hindi niya sasabihin sa balagitnaan, ayoko na sa'yo, hindi ka pala mabuti. Nagbago na isip ko, walang ganun. It was predestined from that very time. Nung pinili kita, pinag-isipan ko na lahat. Yun yung sinasabi niya, before you build a construction, you count all the cost. You count all the cost. Sasabi niya nun, para matapos mo yung pinagagawa mo. Kasi at the middle, at hindi mo natapos, pagtatawanan ka ng ibang tao. And how much more God? Bago ka niya niligtas, pinag-isipan niya na lahat. Ah, ito. Anong pangalan niyo po? Ha? Huh? Ano po? Ninita. Si Ninita. Ililigtas ko to dahil kailangan niya ng dugo ko. Mamamatay ako pa sa kanya. Mabubuhay ako magmuli. Nako, pero si Ninita, baka marites ito. Baka lang ha, hindi ko naman sinabi. Kunwari lang naman. Diba? Kaya di ba alay, bibigyan ko siya ng Holy Spirit para hindi na siya marites. Kundi siya na ngayon ay evangelist. Di ba? Oh, ngayon sabi niya, ang problema si Ninita, matatakotin ito. Kaya, bibigyan ko siya ng aking salita para papalanan ko siya that I will take care of you. I will never leave you nor forsake you. I will give you everything you need. Because I will make sure that at the very end of the day, you're with me. Pinagplanuhan kita ng mabuti. Grabing pagmamahal ng Diyos. Hindi na tayo parang nagbago isip na ayoko na sa'yo. Ay, salamat sa Diyos. Kasi maraming ganun kinasal. Kaya nagdi-divorce. Kaya ngayon, tinutulak nilang divorcio. Bakit? Yan ang ating isip. Pag pinakasalan, bahala na. Kasi maganda siya. Pero paano kung nakakita ka ng mas maganda? Patay ang puso mo. Huwag niyo intindihin yun. Balik tayo dito. And this whom he predestined. Ano sabi niya? He also called. Di ba? Wow! Hindi kanya na pinagplanuan. Tatawagin kanya, titiyakin niya na mapupunta ka sa kanya. Kaya sabi niya, and called. Ano ibig sabihin ng called na yan? Ito. But we should always give thanks to God for you. Brethren, hindi yung called na, uy, nakarinig ang gospel, you're called. Hindi. Ito yan. Sabi niya, God has chosen you from the beginning for salvation through sanctification by the Spirit and faith in the truth. It was for this, look at the words, He called you through our gospel, that you may gain the glory of our Lord Jesus Christ. Jesus, ano sinasabi niya? Once, itong word na, those whom He predestined, He called, He will make sure that this plan that I have for you will really be yours. Dahil ako mismo tatawag, I will make everything within my power to bring you to my kingdom. Kaya you're called. Wow, sarap naman nun. Kaya for sure, you will believe me. For sure, you will listen to my word. For sure, papadalan kita ng mensahero para marinig mo yung gospel. For sure, dadaling kita sa sitwasyon na makikilala mo ako because I will reveal myself to you. That's calling. Hindi ito yung parang nag-preach ka lang, but ito alam mo you're called because you have believed. You have followed Jesus. Pagtawag niya, susunod ako, Lord. I will follow you. And you know, you are called. Diba? Kasi maraming tao, they're assuming they're called. Pinili ako ng Diyos, pero hindi siya sumusunod sa Diyos. Kasi kung talaga naintindihan mo yung calling ng Diyos, hindi ka pwedeng tumanggi. Dahil si God na yung tumawag eh. Pag tumawag, at susunod ka, Lord, saan ako pupunta? Wherever you go, I will go. Nagkakaninihan po? Yun ang sinasabi ni God. And ang ganda nun, once you're called, ano sabi niya? You are justified. Kaya anong sabi justified? You are legally sinless. You are legally free. Just as if you have not sinned. Napag-usapan natin kanina. Tama? Yun ang declaration ng Diyos. Para sa akin, hindi ka na makukondena. You are free. At ang pinakamaganda, sabi niya, and whom He justified, He glorified. Ano napansin niyo dito?
Past tense pa rin. Ano sinasabi ng Lord? The glory that you are expecting, yung inaasahan mong glory, naalala niya, yung glory na lahat ng mga kapigatian mo, walang sinabi yan sa glory na inaasahan mo. Sabi niya, hindi yan something na aasahan mo. Yan ay nandyan na, reserved na sa'yo. Hindi na yan magbabago, kaya nga past tense na. He also glorified. Past, tapos na. Kaya on the day na tapos ng ating mission sa lupa, the day of glorification, welcome tayo ng papalakpakan ka niya. Eto na si Ninita! Praise! Ano tagang? Hindi lang. Ikaw nang sasabi, praise God! Di ba? Papalakpakan sila. Then He will crown you with a crown of glory and say, Ninita, well done, good and faithful servant. What a glory! Hindi makakalimutan mo na lahat ng pait. Lord, naalala niyo po, ininsulto po ako sa service. Ginamit ako ni pastor. Kakalimutan mo na yan. Lord, naalala mo, Lord, wala akong masakyan. Sinipa pa ako nung kasabay ko. Namakay ako sa elevator, inagawan pa ako. Bata naman siya. Makakalimutan mo lahat yun. Lord, yung kamag-anak ko, ininsulto ko, sineshare ako naman ng gospel. Sabi, pa-share ka ng gospel. Hirap naman ang buhay mo. Lord, grabe yun. Pero Lord, lahat yun makakalimutan mo. The moment you see Jesus, the very glory of Jesus, and you will become like Jesus in the twinkling of an eye. Pok! Oh, the glorious day. Oh, the glorious day. Wala na. Kaya sabi ng Lord, hindi mo yan something na aabang. Tapos na yan. Aabangan ka na lang ng glory mo sa langit. You are glorified. Hindi mo yan paghihirapan na parang kailangan ko mag-glorify ang Diyos para mag-glorify ako. Kailangan ako na magtyaga. Hindi, ngayon pa lang when you declared that you are me, you're mine, and you followed me, I'm telling you this, you are glorified. You may not see it well now, but it's yours. Totally yours. What a beautiful reminder. Kaya itong journey ng Christian from sin to salvation, from salvation to sanctification, at glorification. At yan ay sigurado para sa atin na mga anak kay Kristo. Hindi dahil mabuti tayo, kundi pinili at binigyan na tayo ng pagkakataon ng Diyos dahil sa Kanyang pagmamahal bago pa tayo lumapit sa Kanya. Nakakaintindihan, but we have to respond to Him. Kaya yun ang purpose ng Diyos. Yan ang purpose ng Diyos that you will be glorified. At ito maganda, may provision siya to make sure that it will surely happen. You know why? Tingnan nyo, sabi niya, what then shall we say to these things? If God is for us, who is against us? Anong pinrovide niya? He gave Himself. If God is for us, who can be against us? Si mismo si God. Si God, imagine if you're confused, He is the God of peace. Imagine if you are in need, He is the God who provides. Imagine kung siya po yung ikaw yung maraming sakit, He is the God who heals. Can you imagine kung ikaw yung talagang ang dami mong kalaban, di mo na alam pa paano manalo? He is the God, our banner. He is the God we need. Kaya lang ang dami nating maling konsepto ng Diyos. Pero tingnan natin yung Diyos ng Biblia. Yung sinasabi ng Panginoon. Yung Diyos na kakampi kita. Kakampi mo ako para ako sa'yo. Hindi kita kalaban. If you belong to my son, hindi kita kalaban. Kakampi kita. Lumpin, kung di mo nagugustuhan yung nangyayari, huwag ka mag-alala. Para sa'yo, ikabubuti mo yan. Kasi hindi ko yan, hindi mo sa ikasasama yan. Eh Lord, hindi mo na tinahirap, nahirap na po ako. Okay, sandali na lang yan. No groaning, no glory. Nagkakanindihan po? Sandali na lang yan. Konting tiis na lang, anak. Matagal ba ang 100 years? Ay, Lord, sobrang matagal. Di 85. Okay sa'yo? Lord, sana mas matagal. 90? Anong ilang taon ang gusto mo matagal? Malapit na yan. At kung dumating pa ako bago pa ikaw ma-100, then lapit na yan. Naintindihan po? Lord, hindi ko na kaya itong daming problema, daming utang, Lord. Okay lang, magbayad ka lang. Tutulungan kita. At kung sakaling mamatay ka at hindi ka pabayad, you will still be glorified. Basta ha, huwag mong takbuhan utang mo ha. Magbayad ka ha. Kasi si God, tutulungan ka. Lord, hindi ko na talaga kaya magbayad. Di totoo yan. God will give you wisdom. God will teach you what to do. Nakakatindihan?
Because God's resources is beyond ours. Beyond what the world can contain. Are you following? Bakit tamo? Tiba, hindi pa natapos siya. Tinding, nakakatuwa si God. He who did not spare his own son, who delivered him over us all. Wow! Binigay niya na nga yung anak niya. Alam ko gano'y significance nung. Tinan nyo. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. Na kanino? In Christ Jesus. Binigay niya si Jesus sa'yo. Binigay niya si Jesus sa atin. Meron ka eternal life. My God shall supply all your needs according to His riches and glory, which is in Christ Jesus. Again, na kay Jesus. Ano kailangan mo? Sabi niya, sa hindi ba ubos na yaman ng Diyos? Na kanino? Kay Jesus. Hindi ko pinagkait si Jesus sa'yo. May kailangan ka pa? In Christ, we are alive. Oh, papatay-patay ka ngayon? Christ is your life. If anyone is in Christ, He is a new creation. The old is past away, behold, the new has come. Lord, totoo, magbabago ako. Lord, ang hirap din. Tamad ako, Lord eh. Alam ko. Pero papasipagin kita. Dahil pag hindi ka nasumipag, hindi ka kakain, patay ka agad. Ano ba? So, tutulungan ka ng Diyos. Because all in Christ Jesus. Ang sarap naman. Wala ka ng kakailanganin pa. Everything that you need, everything that we need is in Christ Jesus. Without Jesus, you have nothing. Lahat ng promises is not for you. Only for those who are in Christ Jesus. He did not spare His own Son. Delivered Him over us all. He will not also with Him freely give us all things. Ano sa palagay mo? Hindi niya bibigay? Ano ka ba? Ano ka ba? Kung nga, binigay niya na yung best niya eh. Pinaka-precious sa buhay niya. Sa'yo eh. Ano pa? Ano pa yung pagkakait niya sa'yo na alam niyang kailangan natin? Pag-isipan niyo. Meron? Andiyan pa ba kayo? Eh Lord, bakit hindi ako gwapo? Tingin mo lang yan. Hindi Lord, tingin nila eh. Okay lang yun. Malabo mata nila. Basta sa akin, mahal kita. Kahit ano pang sabihin nila, Lord, walang magkagusto sa akin. Ano ka ba? Kung kailangan mo ng asawa, bibigyan kita. Mas pangit pa sa'yo. joke lang. Joke lang. Para lang, kasi masyado ka na seryoso eh. No, so ano siya sabi ng Diyos? Kasi sabi niya, eh Lord, paano Lord, palpak talaga ako eh. Parang ikukundin na mo lang ako lagi eh. Sabi ni Paul, ano ka ba? Sino mag-charge against God's elect? Si God? Obviously hindi. Siya nga nag-justify sa'yo eh. Pinawalang sala ka nga eh. Tapos kukundin ka pa niya? Oo nga no. Eh, paano Paul, kung si Jesus Christ, kasi all judgment has been given to Him eh. Paano kung si Jesus ang magkundina sa akin? Kasi mali-mali ako, palpak ako, tumba ako ng tumba eh. Sabi niya, ha? Ano pinagsasabi mo? Sabi, tinan mo nga, ang tagal mo ah. Sabi niya, sino magkukundina sa'yo? Si Jesus? Ano ka ba? Siya nga ay namatay para sa'yo eh. Siya nga ay nabuhay magmuli eh. At alam mo ba, nakatayo siya sa kanang kamay ng Diyos. Alam niyo ang ibig sabihin nun? Siya mismo ang nagtatanggol sa'yo. He is your defense lawyer. Pag inaakusahan ka ng Diablo, siya ay nakatayo. Sabi niya, bayad ko na yan, tay. Paano kanya ikukundina? Naku, grabe naman. Eh, kaya sabi ni Paul, kaya sino pa makakapaghiwalay sa'yo sa pag-ibig ni Kristo? Eh, mahal ka nga niya. Ano ka ba? Mahal. Hindi ka niya tinanggap na, sabi ni Tano, sige na, halika nga rito. Nag-repent ka eh, halika na. Hindi. Mahal kita, kaya ka nga nag-repent. Halika na. Sino pa maghiwalay sa'yo? Sige, pag-isipan natin. Kahirapan, kaguluhan, pag-uusig, tagutom, walang kadamit, walang damit, panganib, tabak. Wala, wala na makakapaghiwalay. Paul, paano kung di naman totoo yung pinagsasabi mo? Paano mo maniniwala? Puro ka, kung kalukuhan lang yan. Habi ni Paul, ano ka ba naman? Alang-alang sa inyo, parang mamamatay na ako araw-araw, parang papatay na ako araw-araw, alang-alang sa inyo. Parang na nga akong tupang kinakakatayin eh. Bino mo pinapadala ko yung mensahe na ito? Alam mo bang napakadelikado yung sa buhay ko? Alam mo bang lagi ako nauhusig? Alam mo bang binato na ako na maraming beses hanggang sa kamatayan? Alam mo ba na na-shipwreck ako? Alam mo ba nangyari lahat yan? Tapos sasabi mo sa akin, hindi totoo ito pinagsasabi ko? Kaya nga mga Christian, alam nilang totoo ito. Sabi niya,
Grabe naman, Paul. Talaga ba yan? Kaya itong sasabihin sa'yo, kaya naman, we are more than conquerors in Christ Jesus. Dahil sobrang pagmamahal niya sa atin. Walang problemang hindi natin matatawid. Walang kalaban na hindi natin mapagtatagumpayan. Bakit? Because of Jesus Christ who loved us. Yan ang sinasabi niya. Kaya naman sasabihin ko to sa iyo ngayon. Kumbinsidong kumbinsido ko, walang kamatayan, walang buhay, walang anghel, walang demonyo, wala sa kasalukuyan, wala sa mga darating pa, walang kapangyarihan, walang taas, walang lalim, walang anumang bagay na nilikha na kayang maghiwalayin tayo sa pag-ibig ng Diyos na na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kaya kapatid, down ka ba? Lapit ka sa Diyos, hindi kanya tinatanggihan. Hindi kanya tinataboy. Kapatid, naisip mo ba parang iniwan ka na ni Lord? Hindi kanya iniwan. Lord, ang dami ko ng pagkakamali. Nagkasala na ako. Halika na, aminin mo na, hindi mo naman kailangan itago pa yan. Lord, awahin ako ng asawa ko. Ako nang bahala, tutulungan kita dyan. Eh, paano kung hiwalayan niya ako? Oo, hiwalayan ka talaga niya. Pero, tutulungan kitang maayos. Halika na, basta, bumalik ka na sa akin. Lord, dami ko ng pagkakamali. Anak ko, nagkagulo-gulo na eh. Oo, tutulungan din kita dyan. Lord, kung hindi mo mamakita sa panahon na ito, one thing for sure, I am with you. Hindi kita iiwan, hindi ako magbabago ng pagmamahal sa iyo. Halika na. Balik ka na. Gusto ko lang po magtapos sa isang patotoo. Okay lang kayo? Mag-extend na ng konti ha? Konti lang. Lagi naman ako extended eh. Ha? So ito na po. Pakinggan natin ang patotoo po ni Vic. I am Victor Tumagay. It was late in college when I had my first taste of shabu and started taking it occasionally. After graduation, I started a good career in corporate sales. Money flowed in easily. But as I found success, I also found myself taking drugs more often. Slowly, it took a toll on my career and my relationships. It became a vicious cycle that went on for almost 2 decades. I'd only be sober either because I was brought to rehab or got caught by the police, the latter being a more frequent occurrence. Each cycle became much worse than the one before. Aside from heavy drug use, my life revolved around guns, goons, gold, and girls. And at one point, I had a total of 4 court cases, one of which carried a sentence of preclusion perpetua. After my last rehab in 2004, I was keen on staying drug-free. So I moved to the province and focused my efforts into my fuel business and on being a husband and a family man. In 2007, my younger brother, who was vice mayor of our town, encouraged me to run for public office for self-fulfillment and redemption for my bad reputation. I ran and eventually won. I found my passion in politics. I wanted to prove myself worthy of the position. Plus, it was my way of staying sober. But just as everything was going great, once again, I succumbed to my greatest weakness, and only that time, I returned with a bigger ego, a deeper pocket, bigger guns, more goons, and much more drugs. Aside from shabu, I started using marijuana and Valium to induce sleep. I tried so hard to still project this sober, responsible and respected politician and family man image that I built for 8 years. I lived a double life. As my wife Elaine would say, I was like Dr. Jekyll and Mr. Hyde, the alias she gave me when she finally had the courage to confine me at the basement of the medical city via trick admission. It was her last-ditch effort to help me stop my 10-month backslide while contemplating whether to leave me or not. Even though I managed to squander millions in practically our entire business, I praise God because my wife, her family and mine
still welcomed me back home after my hospital detox. However, just 3 months after that, my financial problems started to haunt me. I found it too much to handle without drugs. I still had a big amount of shabu stashed away somewhere, which I eventually found and used. But God intervened and put an end to it. Because the very day I took drugs again, I got served a warrant for an unbelievable case that I had run away from before since it carried a life sentence. A political opponent dug dirt on me and tipped off the NBI. I was arrested at home and was handcuffed in front of my staff and my 7-year-old daughter. I ended up in jail with anger, resentment, and vengeance in my heart. Life there was like hell on earth. I knew I had to be resilient to survive. I made friends with gang leaders and for 5 months did drugs, broke rules, and became a notorious inmate. Outside, I left plenty of troubles for my wife. She became so broke that she couldn't even afford to visit and provide for me as she has to prioritize our children. Moreover, I also owed fellow inmates a lot of money, and that was a very big deal in jail. I felt so lonely, helpless, hopeless, abandoned, stripped of any pride, broke, and hungry. For the first time in my life, I found myself crying inside my cell, full of self-pity, with no one to turn to but God. That night, I said the most powerful, sincere, and intimate prayer I have ever prayed in my life. Right then and there, I surrendered all my burdens to God. The following morning, for some reason, I woke up feeling light. Like all my burdens have been lifted off my shoulders. My problems were still there. But there was an unexplainable blanket of peace that seemed to have enveloped me. I searched for this source of peace and found it to be coming from God. I learned that God's love for me is so great that while I was still a sinner, He had already died for me to justify me with His precious blood so that I can be reconciled with Him. That nothing else can save me but His grace alone, through faith alone, and in Christ alone. Christ became the anchor of my hope, and so on October 14 of 2014, I accepted Him as Lord and Savior, and I repented for all my sins. From then on, my life and outlook changed. I became grateful for my suffering because I finally understood that it was God's way of shaping my character to be more and more Christ-like. I cultivated the desire to exalt Him in everything I do. Whether I'm spending time reading His Word, attending Bible studies, praying, or in fellowship with fellow inmate pastors. Amidst all the noise in jail, it was God's voice who was the loudest and the only one I've heard. Every day I fed on God's Word and it kept me full. I later got to share this joy in Christ to other inmates when I was given the privilege to be the chairman of the Chosen Few Christian Fellowship of Quezon City Jail and even elected as mayor to lead our dorm. God continues to be faithful to me because after being in jail for 2 years, all my cases were dismissed. Today, I'm a free man. Not only in the confines of prison, but free from the bondages of drugs and my old evil ways. My life is not perfect. I still feel the consequences of my past mistakes. But I continue to persevere in faith because of the hope that God has given me. He saved me and has called me for His greater purpose. To God be the glory. Praise God. Amen. Hallelujah. Now, tingnan niyo po, no? Yung foreknowledge, yung forelove ng Diyos, hindi tayo mabait siya, kaya siya niligtas ng Diyos.
Lahat naman tayo, pare-pareho lang. Iba-iba lang ang ating kasalanang ginagawa. Iba sa atin, mabait lang tingnan. Pero sa loob, puro kalokohan din eh. Eh, alam ng Diyos yun. Pero ang four knowledge ng Diyos, yung four love ng Diyos, hindi nagbago. He died for you. And the mere fact that God is speaking to you right now, God is calling you. At nawa sa pagtawag ng Diyos sa inyo, huwag niyo itong baliwalain. Huwag niyo itong tanggihan. Alam niyo ang pinakamahirap gawin? Once you harden your heart before God, ang pinakamalungkot ay He will give you over to the desire of your heart. And I pray na huwag mangyari sa atin yan. Dahil kahit anong gawin natin, we will always end up frustrated. Kapansin niyo naman po sa kanya, may tagumpay, frustration pa rin. But because of God's grace and mercy, niligtas siya ng Diyos. Sabi niya, hindi naman siya libre sa mga consequences. Pero, ginamit pa rin ng Diyos maging kanyang pagkakamali para tulungan ang ibang tao. Para isulong ang magandang balita ni Jesus Christ. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Tayo pong lahat ay umuko sandali at pumikit. Mga kapatid, ikaw lang nakakaalam ng katotohanan ng lagay ng iyong puso sa Panginoon Diyos. If you belong to Jesus Christ, alam mo na the Holy Spirit testifies to your spirit, nagpapatotoo sa iyong spirito na ikaw ngay anak ng Diyos. At batid mo rin na mayroong pagtulak ng iyong kaisipan sa kapayapaan at buhay dahil ang spirito will lead you to the spirit that leads to life and peace. Pero kung ang utak mo dinadala ka sa kasalaman, at marahil, hindi mo kakampi si God. Tandaan mo sabi ni God, if God is for us, who can be against us? Sana po kakampi tayo ng Diyos. Tinanggap mo ba siyang maging kakampi? Sumuko ka ba sa Kanya? Kapatid, kung pilit mong tatanggihan, if God is against you, then who can be with you? Sa pagkakataong ito, bakit hindi mo tanggapin ang paanyaya niya? Kayong mga nabibigat ang lubha, kayong mga napapagod, lumapit kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Matuto kayo sa akin. Dahil ako'y mahinahon at mapagpakumbaba. Kunin niyo aking pamato. Tanggapin niyo ako bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Dahil ang pamato ko, magaan at madali. Lumapit ka. Hindi sa pamamagitan ng lakas, mo, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ko sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Mararanasan mo ang totoong buhay na tunay na patungo sa kalwalhatian. Kapatid, ko ikaw kinakausap ng Diyos na nais ng Diyos isuko mong buhay mo sa Kanya ngayon, pwede mo bang itaas ang kamay mo sa Kanya? Panginoon, sinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Yes, huwag kang maiya. It's between you and the Lord. Panginoon, ito po ako. Tinataas kong kamay ko sa iyo. Eh, kahit nasa sa balcony, nasa third balcony, just raise your hand to God and say, God, sumusuko ako sa iyo. Inaamin kong hindi ako Diyos. Kayo ang Diyos. Kahit naman lumalapit ako sa iyo ngayon, tinatanggap ko ang kabayaran ng aking kasalanan. At tinatanggap ko ang tanging buhay na si Kristo Jesus, ng iyong anak, na namatay para sa akin at nabuhay na magmuli. Tinatanggap ko siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Inaamin ko na ako'y pagod at nabibigat ang lupa. Nagpapakumbaba ako sa iyo ngayon. Kayo ang Panginoon ng buhay ko. Tulungan niyo akong mabuhay ayon sa kalooban ninyo. At dalangin ko, Panginoon Diyos, sa lahat ng mga kumilala sa iyong bilang Panginoon, puspusin niyo sila ng iyong banal spirit, ng banal na espiritu tulad ng iyong pangako. At Panginoon, pahintulutan niyo mabuhay sila ayon sa iyong kalooban. At salamat, Panginoon, anuman ang pagkakamali ng nakaraan.
ay lahat gagawin mo para sa kabubuti ng mga nagmamahal sa iyo at hinirang para sa kalooban at layunin ninyo. Salamat, Panginoon, sa katiyakan na kami po ay aabang ng kalwalatian dahil alam namin kay Kristo Jesus, tapos na ang lahat ng laban. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Aming Amang Banal, maraming salamat. Kilala niyo ang lahat ng mga dumulog sa inyo, kinilalang kawalan at pagtanggap sa inyo bilang Panginoon. Kaya't naman hinihingi ko po ang bawat isa sa aming narito na tunay Panginoon Diyos mabuhay ayon lamang sa kalooban ninyo. At salamat Panginoon kailanman hindi kayo laban sa amin. Kayo po ay kakampi namin. At dahil kakampi namin kayo, wala na makapananaig sa amin. Salamat po Panginoon Diyos sa tagumpay na pinagkaloob niyo sa aming lahat. At salamat po na sa buong buhay namin, alam namin ang kabutihan ninyo, ang katapatan ninyo, ang siyang patuloy na kasama namin at patuloy na bubuo ng kwento ng buhay namin. Salamat po, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoong Jesus, na hindi po ito dahil sa aming sariling kabutihan, kundi lahat ay ito dahil sa iyong kabutihan at kabanalan. Amen. Amen at amen. Magpalaan kayo ng Panginoong Diyos.